bagay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay na song sa Mindanao. Dante na po tayo sa programang Buhay OFW ngayon. Siyensya, teknolohiya at iba pa. Napanyaling ko at Terry Alpa para po sa programa sa ating mga OFW at siyempre po ang ating mga sundalo. Mabuhay po kayo. At bago pong lahat, ay alit muna pong babatiin ang ating mga kasamahan sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Pinapati po natin ang ating mabutihing station manager, si Major Senon. Hello po, Major Senon. At of course, ang ating mga technician sa DWDD, lahat na po na ating mga kasama dyan. At ang ating pong mga OFW sa apat na sulok ng mundo, ang ating grupo na bantay at kasangga ng OFW International. At hindi natin banggitin ang lahat ng chapter kasi po napakarami po nila. So ngayon po ay makita nyo na sa ating screen, meron po tayong nagagandahang mga bini-bini na may daladalang napakahalagang balita, napakahalagang mga informasyon para po sa ating mga OFW na makakatulong po ng gusto, hindi lang po sa kanila. Siyempre po ang ating mga sundalo at pamilya at lahat na po na nakamonitor sa ating followers and viewers. At hindi po natin kakalimutan yung napaka magandang lalaki na nandyan. Kaya na, inaangat na kita, partner. Kasi ito po ay partner natin sa family at sa ating po mga public service. Pakilala muna po natin si Brother Hernan Falcon ng Exhibit Today. Hello, bro. Yes, bro. Hello. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa lahat po ng ating mga tagapakinig at nanonood po dito sa ating programang Buhay OFW, Siyensya, Teknolohiya at iba pa with Mr. Alpa. Ito po si Brother Hernan Falcon ay bumabati po sa inyo ng magandang hapon po. This episode at Ma'am Terry, very powerful kasi dalawang industriya na kailangan na kailangan ng sambayan ng Pilipino, hindi lang ng ating mga kasundaluhan kundi pati ng mga OFW. Dalawang show, mystery, magaganap itong taon na ito, sa June at sa August. Ito ay may kaugnayan, mystery, sa tinatawag nating karagatan, no? Yung, alam mo, mystery, mahilig ka sa karagatan eh, no? Ang may connection yan sa ating radio station. Yes, yung pangangalaga at teknolohiya ng ating karagatan. At syempre, importante, sabi nga, health is wealth. At isa po na mahalaga po na magiging show itong taon ito on August, itong tinatawag na may kaukulan naman sa medisina. Kaya maganda po ang ating guest ngayon na mystery. Ito yung na very prestigious. Ito yung tinatawag na Pilmarin Expo Show. Okay, yun yung may kaugnayan po sa karagatan. At syempre ang Pil Medical Expo 2023. Yan, Miss Terry. Yan po ang mga bisita natin. Pwede ko na ba sila ipakilala sa inyo, Miss Terry? Yes, of course. Ito ang papakilala sa kanila. Go ahead. Siyempre po, unahin natin ang on magaganap po on April. June. Ay walang iba ang maganda, mukhang artista, ang Senior Project Manager, Miss Abigail Lampara. Magandang araw po. Yes, good afternoon po. Good afternoon, Miss Terry and Mr. Hernan. Good afternoon po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa programang ito. Good afternoon po. Ako po si Abigail. We are the event organizer po ng Pilmarin Expo on June 20 to 23. At ang aking kasama, si Miss Jennifer po. Okay, pag-usapan nun natin. Okay, Bro Hernan, pakilala mo na rin si Ma'am Jennifer. Sige, papakilala pa natin. Siyempre, hindi naman po pareho-pareho siya ng beauty po. Wala akong tulad. May kawig nga siya. From the representative of the Philippine Medical Expo, let's welcome the beautiful Miss Jennifer Carl Morante. Yes,
Diyos. Palakpakan natin. Maraming salamat po, sir. Thank you, po. Alam ko na kung sino kawin niya artista. Si Manila. Si Manila. Di ba, ma'am? May nagsabi na po ba sa inyo? Mga sinin Manila Reynes. Yes. Ano pa yung una po? Maraming salamat po. Okay, yes. Si Ma'am Abby, mukha ni ano, Cherry Hill eh. Okay, ma'am, pag-usapan natin, Terry, alam ko, kaunti lang, alam ko, meron ka pang show mamaya. Pag-usapan natin ng Madam Damien at Makapuso itong show na dalawang ito. Punta natin muna, Miss Terry, itong Pinmarie, bago ka magtanong, siguro, mauna na ako magtanong, no? Ma'am, bigyan mo ko ng konting background. Ano ba itong Pinmarie na Miss Abby? Ang ating pong Pinmarie Expo 2023, this is the 8th edition po ng Marine Exhibition in the Philippines. Ang pinakamalaki, the biggest and the most anticipated Marine Exhibition in the Philippines ay gaganapin sa June 20 to 22 sa SMX Convention Center, Manila. Ang Pinmarie ay hindi lang po sa trade exhibition naka-focus. Mm-hmm. Meron din po tayong mga conferences sa loob ng tatlong araw. And also, we have the seminar and training the iho-host ng mga different associations. So, yun po, ang Pinmarie ay, ang Pinmarie exhibition ay is helping the Philippine maritime industry to bring yung mga international na exhibitors to showcase their marine and ship shipbuilding technology sa Pilipinas. Ayun po. Eh, Ms. Terry, may tanong po kayo dun sa show. Napakaganda, no? Very exciting. Daming po 3 days. Very powerful pa ang mga seminar. May mga exhibit, showcase. Anong sumita ng mystery? Yes, hindi ako gaanong familiar kasi hindi ako nabigyan ni Broyer ng information. Anyway, I will ask question regarding this sa sinabi mo. Ano ba yung, it's about marine, isn't it? So, ano po ang magiging benepisyo po nito sa atin pong, speaking of marine, siyempre, andyan na po yung ating Philippine Coast Guard at saka po yung ating Philippine Navy. So ano po ang magiging benepisyo po nito para sa ating po mga kasama po sa AFP? Oh, okay po. Ang ating the Pinmarie Expo 2023 ay is hosted by the Maritime Industry Authority or MARINA, and we are also supported by different association, government associations po. Like si AFPD po, Armed Forces of the Philippines, Naval Defense of the Philippines, the Philippine Navy, the Philippine Coast Guard, Philippine PNP Maritime Group, TPD, at marami pa pong iba, Philippine Ports Authority. Ang ating event po na Pinmarie ay co-located din po sa Oil and Gas Exhibition and also the Naval Defense Exhibition. Kaya po, tayo po ay suportado ng AFP. And yun po ang maitutulong po ng marine exhibition sa ating industriya ay makapagdala ng mga makabagong teknolohiya. Yes. Sa maritime and also yung makapag yung sa mga conference po natin ay hindi lang po siya fino-focus dun sa nagpo-focus po siya sa mga policy makers din po. So kung may mga katanungan ang ating, or kung may mga critical issues po na kinakaharap yung ating maritime sectors, ito po ay isang platform for us, for the maritime industry to discuss po kung ano po yung mga kinakaharap sa ngayon po ng mga issues ng gobyerno sa maritime industry. So, tamang-tama po pala yung ating tanatalakay ngayon sa ating po mga nanonood po na ating mga sundalo. Ayan, pumakinig po kayo mabuti. Ha. Speaking of technology, kailangan po natin yan ngayon. Yes. Yes po. At ang ating po, ay daragdag ko lang din po pala, ang ating mga conferences and seminars po
ay dadaluhan ng mga panel expert po into maritime industry. Yung sa ating conference po na 3 days, yung first and third day will be hosted by the Maritime Industry Authority, and ang kanilang pong topic ay nagpo-focus sa Philippine transport safety and marine environment. And also yung ating second day ng event, second day conference naman po will be hosted by the Society of Ship Managers, sorry po. The second day conference will be hosted by the Ship Managers Association of the Philippines, and also the Ship the Marine Technical Superintendent Association of the Philippines, and they are focusing on the greenhouse gas and ballast water management system regulations and implementations. Yun po yung mga i-discuss po nila or tatalakayin nila sa ating tatlong araw na conference. Yes, po, napakarami pala matututunan yung ating mga dadalo ron. Ito po ba ay, ano po ang eksaktong opening po niya? At saka ilang araw po ba ito gaganapin? Ang opening po ng Philmarine Exhibition is on June 20 at 10 a.m. June 20, 2023 at 10 a.m. sa SMX Convention Center. Okay. And Philmarine, 3 days event po siya. Okay. Ito po ba ay open sa lahat? Yes po. It is open po sa lahat po. Free registration siya. So, wala pong mabayaran na any admission fee. Wow! Nice po yan. Open po siya sa pub. Ating mga kababayan na nakamonitor, followers and viewers. And of course, curious din natin mga OFW kasi nabanggit natin ano daw po ang mga benepisyo naman po para sa ating mga OFW sa gaganapin pong exhibit. Okay po. Sa mga OFW po, baka ito na po yung chance po since marami pong international exhibitors na especially po for the seafarers. So, marami po tayong international exhibitors and also shipping companies na dadalo po sa ating event. So, baka po makakuha din po sila or may kuha po silang makukuhang trabaho during sa event po. So, yun po, pati po sa buong Pilipinas po, ang number one po na magiging benepisyo po ng event na to ay makapagdala ng mga makabagong teknolohiya po sa ating bansa. Yes! Ang galing! Okay, bro! Okay, so I think narinig natin lahat ang parang ibang abi ata na kilala ko ngayon. Madaldal ah. Alam mo ano yan eh, mayain niya na mystery. Pero ngayon, very powerful. Very powerful speaker. At I think nakuha naman natin, ma'am, gusto lang po nating malaman at ipabatid sa mga nanonood po na nakikinig sa ating programa. Ma'am Abby, still, no, we practice the protocol. Siyempre, dadalhin pa rin yung mga magpa... At saka yung registration, meron na kayong open yata na para sa mga pupunta ron na pre-registration para hindi na lalo na yung mga yung ano natin na mystery, siyempre yung paborito may mga disabled, yung matatanda, yung mga senior citizens, so hindi na kailangan pumila. So they want to ano na registered, pre-registered, tama po ba Ms. Abby? Yes po, sa ngayon po bukas na po yung aming pre-registration sa lahat po ng gustong dumalo or pumunta po sa event. They can visit the website po. They can check our official website, www.philmarine.com, and just click lang po yung pre-register now at kindly fill up the necessary information and they will receive an email confirmation po for the barcode. So once po napupunta po sila, they just need to bring yung barcode po na na-receive nila sa kanilang mga email. And when it comes to safety,
for the social distancing. So kailangan lang po nating naka-face mask, and as much as possible po, kung may mga vaccination card, kindly bring na lang po para maiwasan natin yung pagpila ng mahaba. Ayun, okay, ma'am, paki-type na lang niyo po sa private message ko yung link po para maipasa ko sa mga interesado po na pumunta diyan. Yes. Yes, bro. Okay, yes, ma'am. Yes. Esther, babalikan natin si ma'am na for her special message and invitation. Kung meron pa tayong na kulang na itanong kay Ma'am Abby, babalikan natin. Pero puntahan natin, Miss Eto, health is wealth. So after June, July, August, another expo show that will give you super benefit for our health. No, ito, makikita natin dito, Miss Terry, yung iba't iba namang mga presentation. This is a good showcase na may showcase po nila ng mga product and new technology rin dito sa Philippine Medical Expo. Ma'am, magandang araw po, Miss Jennifer. Magandang hapon po, Brother Hernan, Monteri. Maraming salamat po sa pag-unlak namin sa inyong programa. At yes, po. Miss Jenny, no? Narinig ko po. Lapit kayo na po sa mic lang po, Ma'am Jen. No? Ma'am Jen, una ako na tanungan ulitik, una ako na si Ma'am Terry muna. No? Ma'am Jen, ano yung naging concept at objective? Bakit nagkaroon ng Phil Medical Expo nito, Ma'am? Ano yes, yung sir. Naging objective nito? Klara naman po yung boses ko, sir. Okay po. Philippine Medical Expo, sir, has been running since 2014. That was our first event in the Philippines. And ang pinaka-konsepto kung bakit nabuo itong programa or itong event na ito ay dahil para ma-introduce yung modern healthcare dito sa Philippines. Dahil alam naman po natin na medyo nagiging muli na tayo sa teknolohiya pagdating sa medical technology and healthcare. And the reason why we really wanted to have Medical Philippines Expo here in the Philippines po is we wanted to introduce newest products and newest technology in medical industry po. And sa pamamagitan po ng event, may mga kumpanya or may mga exhibitors po tayo na kasali sa event na ito, and i-showcase po nila yung kanilang mga products and services na talagang makakatulong din naman po sa yes ma'am. Bago ko ibigay si Ms. Terry, yes Ms. Terry, may tanong po kayo, Ma'am Terry. Yes Ma'am Jennifer, speaking of health, at sabi niyo nga po it's a Philippine medical, ano, ibig sabihin mga products po ba dyan, ano po ba yan? Ito bang produkto nito ay herbal or yung mga ano natin, medicine natin na mga dating ginagamit? At ano po ba ito? Filipino made? Banggit nyo nga po at paliwanag po, ano po mga product ang makikita po ng ating mga followers and viewers? Sa event po na ito, inaasahan po natin na mayroong mix of local and international companies na kasali sa event na ito. And aside sa mga local companies po na mag-showcase or mag-exhibit ng mga products nila, meron din po tayo mga international companies like those companies na related sa mga medical equipment, mga hospital beds, hospital devices, and meron din po tayo coming from pharmaceutical industry na gusto rin nilang dalhin or i-introduce yung produkto po nila dito sa atin sa Pilipinas. And bukod po doon, we are very proud to say then that aside from the main event, which is the Medical Philippines Expo, we will be featuring nung bago nating co-located event po, which is the Philippine Fitness and Wellness Expo sa event din po. So it's really a one-stop shop medical, fitness, and wellness expo here in the Philippines po. Since meron po aside sa mga medical equipments and products na makikita nila sa event, and meron din po tayong mga pang fitness and wellness products po. Like for example, mga fitness equipment, fitness apparels, healthy food products po, and some supplements na ini-introduce
event po natin. And yun po, may mga accusations din po tayo ng mga supported yung event po natin. For the PhilMedical Expo po, the event is being supported by several associations like Biomed Society of the Philippines, Private Hospital Associations of the Philippines, Inc., meron po tayong Philippine Chinese Laboratories Association, Technology Exchange Associations, United Clinical Laboratories Associations, at napakarami po. Kung isa-isa po natin, baka mamaya pa po tayo matapos. Pero napakarami po. Ayan, okay. yung mga products na yan, makakatulong yan sa atin. Ano? Okay, yung ating mabait na network. Okay. Yes. Association of the Philippines. Dahil gusto rin po nilang ipakita sa publiko na hindi lang po sila para pang fitness, but pwede rin po sila para sa medical. Yes, okay, calling PLDT. Ewan ko pa ano mga network nyo. Okay, so makita natin, no? Ang daming video, no, Miss Terry? Yes. Dito sa magaganap na PhilMedical Expo. And ano mo, exhibit today in, and syempre ngayon, dalawa na partner nila, Buhay OFW and exhibit today, mapupunta si Miss Terry doon, ha? Miss Jenna. And asahan ko na, ma'am. Alam niyo kasi nowadays ang ating po mga kababayan pa na yung mga health conscious yan, beauty conscious. Palagay ko marami po magiging interesado. So paano naman po ang paano po naman po sila makakapunta diyan, katulad rin po ba ng pagre-register din ng link kay Ma'am Abigail? Yes, please. Yes, po, ma'am. Sa mga gusto po pumunta at dumalo sa event na PhilMedical Expo, available po yung pre-registration namin sa website. Pumunta lang po sila sa official website na philmedical.com. Pwede na po silang mag-pre-register as early as now para maiwasan po nila yung mahabang pagpila kapag nag-walk-in on, on-site registration po sila. Ilan po nila or ilagay na po nila lahat ng mga informasyon na hindi nila sa registration form, and magsisend din po, same procedure din po like sa maring event po, na magsisend po ng barcode sa mga listra ng email address po na nilagay nila din sa registration form para makuha po nila yung kanilang ID. Wala naman pong bayad ang pagpunta sa ito. And open naman po sa public din po. Aside sa mga professional po na related sa professional industry ng medical, pwede rin po ito sa public po. Ayan, sa mga nanonood sa atin, ha, libre po yan. Public service, libre po. At pagka po kayo ay uma-attend sa mga exhibit, napakarami niyo pong matututunan dyan. Business and everything, personal use, nandyan na po lahat dyan. Wala pong bayad. Kung dati man, Miss Terry, meron pang giveaway. Yes. May mga sample. Kaya ano mo, marami activity, no, as katulad po ng PhilMarine on June, on August yata, Miss Jen, marami rin bang mga magaganap na seminar, presentation, demonstration ng mga product, Miss Jen? Yes po, sir. Sa loob po ng tatlong araw na exhibition, asahan po nila na meron po tayong iba't ibang seminars or sessions na magaganap po during the event. On the first day, Philippine Physical Therapists Association of the Philippines will be having their conference or convention. And on the first day din po, meron din po tayong mga technical seminars and workshops na hosted by different associations like Philippine Health and Dietary Supplements Association of the Philippines. Magkakaroon po sila ng technical conference sa ating technical and workshop seminar na open po sa publiko. And sa second day naman po, Philippine Private Hospital Association of the Philippines will be having their convention.
kasabay din po ng event po natin. So inaasahan din po natin na marami rin po mga medical directors a-attend sa event po na ito. At sa third day naman po, Philippine Physical Therapist Association po will be having their Philippine Council for Quality Assurance and Clinical Laboratories will be having their conference as well po. So napakadami pong seminars and sessions na magaganap sa event. Pwede po silang dumalo or pwede po silang sa mga sessions na ito at sessions na iba para makipag-interact din po, para mag-gain sila ng knowledge and mag-gain sila ng insight kung paano mapabuti ang kalusugan ng isang tao na hindi lang makukuha sa pag-ehersisyo, but kung paano din mapapanatili na maging healthy tayo, lalo na sa panahon po na ito. Yes. Okay, bro. Okay, ma'am. Ms. Terry, siguro. Marami na rin tayo na kuha information. Ito yung mangyayari sa August, no? August, ma'am? Yes, so August 2025. Ayan, mark your calendar for mga health conscious nating mga kababayan. Yung ating mga OFW, ano? Yung mga nakabakasyon. Yan. Alamin niyo kung ano yung punta sila doon. Maitutulong sa inyo o anong mabibenepisyo niyo dito sa exhibit na magaganapin ito. Okay, so bago natin balik Miss Terry kay Miss Abigail. Yeah. Bago natin balik kay Miss Abigail, bigihin na hinga na natin ang invitation si Miss Jennifer. Yes. To invite our viewers and listeners to come to PIL Medical Expo 2023 dito po sa may ano to, ma'am, SMX o World Trade, ma'am? Basically, sa ano to, World Trade o sa SMX, ma'am? Ayun po, inaanyayahan po namin ang lahat na dumalo sa darating na August 23 to 25 na mapunta po sa PIL Medical Expo para po magkaroon po tayo ng mas malawak na kaalaman at malawak na pag-unawa kung paano mapapabuti ang ating kalusugan at sa mga seminars po na, meron sa loob ng event po. The event is free. You only have to register po sa website po natin. And the event is, we are very proud to say that it is the only one here in the Philippines. So talagang marami po tayo matutunan. Maraming opportunity din po tayo na matutunan pag nagpunta po kayo dito sa event. Maraming salamat, Ma'am Jennifer. Pa-invite natin sa kanya yung ating mga sundalo na ka-monitor. O sige, o, ma'am, invitean niyo po. Hinihintay po namin lahat po ng mga sundalo, lahat po na nakikinig sa programa po ito na pumunta po sa event po sa darating na August 23-25 po. At paligurado po meron po tayong, pag-uwi natin meron tayong baong-baong insights at knowledge po na makukuha dito sa event po na ito. Alright, wow. Pati kasama na dyan yung ating mga OFW tsaka yung mga senior citizen. Lahat po ng tao na nangangailangan ng kalusugan eh go na. Punta na kayo dito sa Philippine Medical Expo. At Ma'am Terry, introduce mo na ulit si Ma'am Abigail para po mag-invite for the coming PIL Marine. Tungkol po sa marine industry. Ma'am Abigail, ito na po ang inyong pagkakataon para po imbitahan ang ating mga followers and viewers, lalo na po sa apat na sulod ng mundo na pinapanood. At sa lahat-lahat na po ng ating mga farmers, kasama po yan sa ating sa mga programa po natin, sa ating pong siyensya at teknolohiya. Go ahead, Ma'am Abigail. Maraming salamat, Ms. Terry. Iniimbitahan ko po ang lahat ng nanonood at nakikinig sa programang ito na dumalo mag-attend sa ating PIL Marine Expo 2023 sa June 20 to 22 sa SMX Convention Center po. Yung ating PIL Marine ay with 4 massive halls po this year. So from 3 halls, we're now bigger, we're now extending to 4 massive halls. So if for those who wants to visit the event, please visit our website www.philmarine.com, and for more information, you can also check the website for more updates po sa event. Meron po kaming show guide
para makita niyo po kung sino po yung mga dadalo sa opening ceremony, ang ating mga special guests from Marina, from DOTR, and also from DOE. So, and as I mentioned, sa ating mga kasundaluhan, tayo po ay suportado ng AFP. So, iniimbitahan po namin ang lahat na lumalo sa gaganaping Filmarine Expo. Yun lang po. Maraming salamat. Ayan, palakpakan natin ang ating thank you. Maraming salamat po. Ang babata po, pero tingnan nyo ha, ang kanilang mga tungkulin at responsibilidad sa atin, ano, sa ating mga kababayan, di ba? Thank you so much, ma'am. Sana po hindi to ang huli, ang una at huling pag-guest kayo sa amin. Welcome, na-welcome po kayo every time po na meron kayo mga mahalagang informasyon o anong po mga programa. Welcome po kayo na maging guest sa amin. Thank you so much po, ma'am. Yes, bro. Iniimbitahan po namin Mr. Po. Okay, maraming maraming salamat po sa mahalagang talakayan po na naganap po ngayong araw na ito. To our full event that will change your life. Wow, English yan ha. That will change your life. Yeah. Ito po si Brother Herno Falcon. Co-host po tayo ni Misteri Alpha dito sa Buhay OFW. Siyempre, kasangga po natin ni Misteri Alpha para di sa programang Exhibits Today. Maraming maraming salamat. God bless po sa lahat ng mga kasundaluhan sa ating pong mga technician po dyan. Nako, meron akong ano, blessing po pag nagkita-kita ulit tayo. Meron ako nakarating sombrero galing sa Filmarine at saka sa Medical Expo. God bless you! Mga viewers and followers, libre po ito. Public service po ito. Libre. Programa. And of course, ito na pong pagkakataon nyo. Mag-join po kayo sa mga exhibit. Alright. Thank you. Thank you, Ms. Jenny. Thank you, Ms. Abby. God bless. Bye-bye. Thank you so much po. Maraming salamat at bless po sa lahat. Thank you. Okay, thank you so much, Bro Hernan, na ating pong partner. Pansamantala na po tayo magpapaalam. Thank you so much po sa ating mga naging guests. And of course, huwag niyo pong kalilimutan na mag-attend sa mga date na nabanggit po ng ating mga guests ngayon. Dahil ito po ay libre, sabi nga, wala pong bayad ito. At hindi lang yan, yung pong exhibit ng maritime ay napakalaga po para sa ating bukbong sandatahan ng Pilipinas, lalo na po yung ating nasa karagatan, ating pong Philippine Navy, ang ating Philippine Coast Guard. Sabi nga ni Ma'am Abigail, ito po ay teknolohiya, mga makabagong technology na mga magagamit sa mga kababayan natin na dyan naka-duty sa karagatan. At hindi lang po yan sa ating pong mga OFW. Ayan, meron din pong mga benepisyo para sa inyo. Lalong-lalo na po pagdating ko sa ating mga seaman. Of course, sila ay nasa dagat din. Kaya ito po ay makaka-benepisyo rin po sa ating mga seaman. Mga ano rin po yan, mga OFW din po yan. Sa mga sundalo po, attend po kayo dyan. Nabanggit naman nila, maraming gaganapin mga seminar, napaka-importante, mga informasyon about a maritime. Ano, alam nyo na, pag yan ang pinag-uusapan, napakalaki po, napakalawak ng ating karagatan. Kaya napakaganda na tayo po ay di mahuhuli sa teknolohiya, pagdating sa technology, kasi alam nyo naman po, dahil ang ating pong bansang Pilipinas ay may mayaman at napakagandang karagatan. Kaya marami po ang nag-i-interest, di po ba? Kaya napakahalaga po na yan po ay ating pa-update, pa-upgrade lahat po ng mga ginagamit. Ay mabigyan ng makabagong gamit, no? Para po sa ating, sabi nga ang programa natin, essential technology. So, lagi po, of course, pag sinabing teknolohiya, hindi tayo pahuhuli. Yan po tayo magagaling. Siyempre, nandiyan po ang DOST. Yan po ang number one na nag-gagawa po ng mga iba't ibang technology, mga innovation, para po sa pag-unlad po ng ating bansa. Lahat-lahat na po, kasama dyan, nandiyan na po yung food, mga business, mga processing, lahat na po nandiyan. At yung isa pong exhibit,
yung Philippine Medical, yes, yan. Ating mga kabayan, eh, napakahilig po naman po pagdating po sa kalusugan, pagpapaganda, maging healthy, yan po, mahilig po ang ating mga kabayan dyan. So, huwag niyo rin po kalimutan na daluhan ang exhibit ng Philippine Medical kung saan po ay mga products po na about bagong research, and of course, mga services, mga teknolohiya rin na ginagamit, mga bago para po sa ating mga medical services. Huwag niyo pong kalimutan yan. Kaya yan po, pinapaliwanag po namin sa inyo ang kahalagahan po ng exhibit sa ating pong buhay, ano, sa ating ekonomiya. Kaya ang mga exhibit pong ginaganap na yan, suportado po yan ng ating Pangulong BBM. Kasi alam po nyo na ayan po ay katuwang sa pagpapaunlad ng ating bansa, ng ating ekonomiya. Kaya lahat po ng mga ginaganap na exhibit, lagi po ang ating Pangulo ay nakasupport dyan. Di lang po si ating Pangulong BBM, lahat po ng mga ahensya ng ating pamahalaan, nandyan po sila sa mga exhibit na ginaganap. Tuloy-tuloy lang po ang pagpapaunlad sa pamagitan po ng exhibit. Makakatulong po yan sa inyong mga negosyo na gustong simulan, sa mga produkto na gusto na makikita yung mahusay, diyan po mga quality po talaga ang mga services na binibigay diyan at mga produkto. Kaya po masabi natin, welcome to Exhibit today. And of course, sa programang Buhay OFW, yun lang po yan mapapanood. Kasi po, tayo po ay laging nakasuporta sa charity na ito na ginaganap ng mga exhibit sa ating kapaligiran. Na lagi po nagaganap po yan sa SMX at saka po sa World Trade Center. At hindi po, ito po ay libre. Wala pong entrance, lalo na po kung kayo po ay mag-register agad sa link. Yung pong link na ibigay sa akin ay iaano ko po sa inyo. Ayan. Okay. At syempre, bago tayo magpaalam thank you so much po sa ating mga OFW, ang Bantay Kasangga ng OFW International. Ang ating pong BK Qatar chapter na napakasipag, sila Sir Oliver and of course, si Kuya Eli at lahat-lahat po ng mga members ng Bantay at Kasangga Qatar Chapter. Lagi kong binabanggit kasi po lagi po silang may mga project at programa at palagi po silang nakasuporta po sa ating program dito sa DWWB. Thank you so much din po sa ating pong mga samang broadcaster. Patuloy po kayo mag-monitor mula po umaga dito po sa DWWB. Lahat po ng uli ng topic o servisyo ay dito nyo po mapapakinggan sa DWWB Armed Forces Radio. Mapapakinggan nyo rin po sa 1134 kHz ng AM band. Nasa radio din po kami ng AM. At syempre sa live stream po, kung gusto nyo mapanood, meron din pong YouTube channel sa mga nasa abroad. At tayo po ay mapapakinggan sa apat na sulok ng mundo. Pansamantala na po tayo magpapaalam. At bago tayo magpaalam, thank you so much sa ating idol na si Gary Valenciano ng Babalik Ka Rin. And of course, sa cover po na si Michael Venegas na siya pong umawit na napapakinggan nyo ngayong program ito. Okay, thank you so much po sa inyong lahat. Depanyan din ko, Terry Alpa, para sa programang Buhay OFW ngayon, Siyensya, Teknolohiya, at iba pa. Babalik Ka Rin. Maraming salamat po. Gili!